Lumipas ang mga araw ng malabo. Before I knew it, bisperas na ng kasal namin. Nakatira ako ngayon kay Tita Amanda dahil hindi nakikita ng groom ang kanyang bride bago ang kasal. Hindi naging maayos si Hunter, ngunit nang pagalitan siya ni Tita Amanda ay wala siyang ibang choice kundi ang pumayag. Mas naging protective siya sa akin, kahit sinabi ko sa kanya na ayos lang ako. Kinumpirma ng doktor na 2 weeks akong pregnant. Ang sabi niya ay makakapag-ultrasound kami, sa alinman sa 16 to 25 weeks of pregnancy. Tinanong ni Hunter kung pwede ba bago iyon at ang sabi ng doktor ay pwede daw kaming magpa-early ultrasound before 14 weeks of pregnancy. Kinailangan kong hilingin kay Skyler na ilihim ito, at huwag sabihin kahit kanino na buntis ako. Sinabi niya lang kay Ryan, kaya kailangan naming hilingin sa kanya na ilihim din ito. Anong iniisip mo dear? Tanong ni Mama at napangiti ako. Nothing. Kinakabahan lang, sabi ko at minisiya ni Skyler. Malamang iniisip mo si Hunter ngayon. Pang-aasar niya at nilibot ko ang mata ko. Hindi naman. Nakipagtalo ako at tumawa siya. Kung ano man ang nagpapatulog sa iyo sa gabi. So Sofia, gusto mo ng chocolate? Tanong ni Tita Amanda, at sabik akong tumango. Nitong mga nakaraang araw, napansin kong mas marami akong kinakain na chocolate at sinisisi ko ito kay baby. Tumawa si Skyler sa pag-alam kung bakit ko sinabing oo. Nag-vibrate ang phone ko, at tinignan ko ito. Hey babe, kumain ka na ba? Oo, ginawa ko at ikaw. Mabilis ang mga sagot niya kaya nahulaan ko na nasa bahay siya kasama si Ryan, Papa at Daddy niya. Kilala ni Papa ang Daddy ni Hunter na si Tito Nathan nang magkakilala sila noon sa ilang meeting ni Daddy David. Katatapos lang. At uminom ka ba ng mga pills mo? Heto na naman tayo. Yes I did Dad. Oh baby it's Daddy, but please keep that to bed will ya? Naramdaman kong uminit ang pisngi ko. Whatever Hunter bye. Wish I was there to see you blushing and yet please sleep early, tomorrow it's a big day and you are going to get tired more. At hindi maganda sa baby. Yes I will and please don't be drunk tonight, or else hindi ka na magising bukas. I know baby and I need to go right now. Love you see you tomorrow. Love you too see ya. At kinakausap na naman niya ang fiancé niya, sabi ni Skyler. Here's Sofia, tumangala ako at nakita ko ang paborito kong chocolate. Sinabi sa akin ni Hunter na ibigay ko ang mga ito dahil nakalimutan niya kahapon. Sabi niya at tumango naman ako. Napangiti ako dahil alam kong nagsisinungaling si Hunter. Binilhan niya ako kahapon bago ako matulog. It's been our routine since the visit to the doctor. Naalala niya at ibinigay niya ito sa kanyang ina para ngayong gabi. Paanong hindi ko mamahalin ang lalaking ito? Binuksan ko ito at sinimulang kainin. Tumunog ang doorbell at tumayo si Tita Amanda. Bubuksan ko, sabi niya at pumunta sa front door. Sino kaya ito sa oras na ito? Tanong ni Mama at nagkibit balikat kami. It's kinda late, dagdag ni Skyler at tumango ako. Alas 8 na, sabi ko sabay tingin sa orasan sa kwarto. Alam kong nandito siya, gusto ko lang siyang makausap. Sigaw ng isang pamilyar na boses mula sa sala. Naguguluhan kaming dalawa ni Skyler habang sumugod si Mama sa kwarto. Hindi mo ba naisip na dapat tayong bumaba at tingnan kung ano ang nangyayari? Tanong ni Skyler at tumango naman ako. Let's go. Bumaba na kami at mas lalong lumakas ang hiyawan. Tawagan mo siya dito, sigaw nung tao. Pumunta kami sa sala, at nakita namin sina Mommy Samantha at Brittany. Isa sa anak ng kaibigan niya. Ayan na siya, sabi ni Mommy Samantha na nakatitig sa akin. Impake mo na ang mga gamit mo at aalis tayo. Utos niya, at napataas naman ako ng kilay. Saan tayo pupunta? Itinanong ko. Sa bahay. Brittany here will take your place at the wedding. Sabi niya at nanlaki ang mata ko. What the fuck? You've got to be fucking kidding me. Sabi ko at mas pinandilatan niya ako. No I'm not kidding. Now stop being a bitch and pack your stuff. Brittany goes and settles down there. Sabi niya, at pagtingin ko kay Brittany nakangisi siya. Hindi siya aalis kahit saan sa bahay ko Samantha. Mariing sabi ni Tita Amanda. Too bad, she is your new daughter-in-law now so spare the talk. Pagmamalaki ni Mommy Samantha. Walang pupuntahan ng beach na ito kundi kasama ka sa bahay mo. Kaya umalis na kayong dalawa dito. Sabi ko sabay kuyong ng kamay. The nerves of these people. Don't you swear in front of me, young lady. And go and pack your freaking stuff. I don't have all night. Sumirit siya. Nung babalik na sana ako ay umalangaw-ngaw ang isa pang boses sa kwarto. She is not going anywhere. Lumingon kami at nakita namin si Hunter at ang mga lalaki sa pintuan. Hunter looked deadly cold when glaring at Mommy Samantha.
Naramdaman kong may humawak sa balikat ko, at nang tumingin ako ay nakita ko si Skyler na nakangiti ng mahina sa akin. Kaya siya ang tumawag sa kanila. Hunter's son. Britney is suitable for that wedding and believes me she will replace her in no minutes. Sabi niya at naiinis na tinuro ako. I don't give a fuck about who is suitable or not for the wedding. All know is that I want Sophia to be my wife and she will be. Singhal ni Hunter kay Mommy Samantha. Tignan mo, hindi ko alam kung ano ang ipinangako niya o kung ano ang pinagsasabi niya sa iyo, pero I swear mas better ako sa kanya. Sabi ni Britney na naglakad palapit kay Hunter. Hindi ko kailangan ng ibabukod sa kanya para ilagay yan sa isip mo. Galit na sigaw ni Hunter. Samantha, kunin mo siya at umalis ka sa bahay ko. Mahinahong sabi ng daddy ni Hunter. No, dapat siya ang asawa ni Hunter. Okay enough. You know what, Samantha, tell your husband that I cancel the deal with him. I will not longer be a part of his finance department. At kapag tinanong kanya kung bakit sa kamasaya na sabihin sa kanya kung bakit ko sinabi yun. Now get out of here, sabi ni Hunter at nanlaki ang mata ni Mommy Samantha. Hindi mo magagawa yun, sabi niya pero tumawa ng mahina si Hunter. Oh, kaya ko at nagawa ko na, sabi niya at galit na lumingon sa akin si Mommy Samantha. Ikaw, dahil sa iyo ang lahat, sigaw niya at tumabi sa akin. Nanlaki ang mata ko at napaatras ako ng ilang hakbang. Nang akmang hahawakan niya ako ay isang malaking figura ang bumungad sa akin. Don't you fucking dare touch her, bulalas ni Hunter. Ryan, tumawag ka ng security, sabi ni Skyler at tumango siya. Tumakbo siya palabas habang hinaharangan ni Hunter si Mommy Samantha para maabot ako. Makalipas ang ilang segundo, dumating ang dalawang security guard at sinunggaban sila. Huwag na huwag mo silang papasukin, utos ni Tito Nathan at tumango naman ang mga guard. Kung nagdudulot siya ng mga problema ay huwag mag-atubiling tumawag ng pulis, sabi ni Tita Amanda bago sila umalis. Okay ka lang ba, sabi ni Hunter na lumingon sa akin. Ayos lang ako, sabi ko pero hindi niya pinansin ang sinabi ko. Hindi kanya sinaktan o ang baby. Kung siya ang sumusumpa, hindi ko hahayaan, naputol ang sasabihin ni Hunter ng ilang malakas na hingal. Ang baby, napa-facepalm sina Skyler at Ryan habang si Hunter ay nagmura sa ilalim ng kanyang hininga. Napabuntong hininga na lamang ako at tumingin sa mga magulang namin na may mahinang ngiti. Well done, Hunter. Hunter, anong ibig mong sabihin? Gulat na gulat pa ring tanong ni Tita Amanda. 2 weeks pregnant si Sophia. I rolled my eyes habang bumubulong siya. Ano iyon? Tanong ni Mama at napabuntong hininga si Hunter. 2 weeks pregnant si Sophia. Mas malakas na sabi ni Hunter para marinig ng lahat. Isa pang hingal ang narinig, at niyakap ako ng dalawang babae. Oh my God! Nakangiting sabi ni Mama. Magiging lola na ako. Humalakhak si Tita Amanda at napangiti ako. Well, mabilis iyon, sabi ni Papa na nakataas ang kilay kay Hunter. Napangiti si Hunter at sinuklay ang kanyang mga daliri sa kanyang buhok. Nagpaliwanag iyon kung bakit ayaw ni Hunter na mag-isa ka rito, sabi ni Mama at napangiti ako. Kaya pala binigay mo sa akin ang mga chocolates na iyon. Alam mo namang mag-crave siya, sabi ni Tita Amanda na nakatingin kay Hunter na proud na nakangiti. Oh boy, well now that everything is solved and calm, matulog na tayo. Tomorrow is a big day for you too, sabi ni Tito Nathan at tumango naman kami. So I can stay right? Tanong ni Hunter at napabuntong hininga si Tita Amanda. Okay fine, pinalampas ko dahil sa good news, sabi niya at tumango naman si Hunter. Sige, matulog na ang lahat and no funny business pregnant or not, sabi ni Papa na ikinatawa ng lahat. Papa, sabi ko nang maramdaman kong uminit ang pisngi ko. Nagkibit balikat lang siya, at umakyat na kasama si Mama. Naramdaman kong may humawak sa biwang ko at may humawak sa tuhod ko. Napabuntong hininga ako nang buhatin ako, at pinulupot ang kamay ko sa leeg ni Hunter. Anong ginagawa mo? Itinanong ko, taking my wife to be in our room. Tumawa siya, at nilibot ko ang paningin ko. Salamat sa Diyos, wala na ang lahat. Dinala niya kami sa isang kwarto na hindi ko pa napupuntahan. Yun ang dati kong kwarto, sabi niya at tumingin ako sa paligid. Pinahiga niya ako sa kama, at lumapit sa closet niya at tinanggal ang shirt niya at jean. Niyakap ko ang mga kumot habang malambot ang mga ito at hinihintay siyang dumating. Pumikit ako at naramdaman kong lumubog ang kama. Pinulupot niya ang mga braso niya sa biwang ko at hinila ako pabalik. Good night. Good night. Kinabukasan nagising ako nang niyug-yug ako ni Skyler. Hey, sleepyhead, gumising ka. Dahan-dahan kong iminulat ang mga mata ko, at nakita ko ang sarili ko sa kama. Nasaan si Hunter? Tanong ko at napabuntong hininga siya.
Pumunta sa bahay niya dahil nandoon ang mga gamit niya. Bumangon ka na at let get you ready. Sabi niya at kumunot ang noo ko. Hindi ba masyadong maaga? Tanong ko at tumawa siya. Tanghali na and the wedding is at 5. Sabi niya at nanlaki ang mata ko. Late na ba akong nakatulog? Tanong ko at tumango naman siya. Tumayo ako at tinungo ang banyo. I'm going to make some lunch for you tapos bibihisan ka namin. Narinig kong sabi ni Skyler bago isara ang pinto. Sige, sigaw ko para marinig niya. After lunch, dumiretso na kami ni Skyler sa kwarto ko. Sinimulan naming tingnan muli ang mga bagay na kailangan, at nabuhayan kami ng loob na walang nawawala. Hey girls, better get ready. Magtatagal ang makeup, sabi ni Tita Amanda pagdating sa kwarto. Opo, dapat magsimula na tayo, sabi ni Skyler at tumango naman ako. We should start with the makeup first, sabi ni Skyler at tumango ako. Siya ang nag-makeup at nag-ayos ng buhok ko. It was really pretty. Tumagal ng halos kalahating oras pero ang ganda. Ngayon ang iyong dress. We unwrapped the wedding dress, at napangiti ako nang makita yun. Eto na para magpalit, tumango ako at kinuha ang dress. Hinubad ko at sinuot. Sinuot ko ang heels ko at lumabas. Wow! Oh dear, you look beautiful. Napatingin ako sa pinto at nakita ko si Mama. Napangiti ako habang nakayakap siya. I am going to change real quick and I will be back, sabi ni Skyler at tumango kami. I am so proud of you dear, sabi ni Mama at napangiti ako. Salamat Mama. Hindi na kailangan. Natutuwa akong nagkaroon ka ng isang tulad ni Hunter na mag-aalaga sa iyo, at alam kong magiging mabuting asawa at ina ka. Okay, ngayon kinakabahan talaga ako. Una ang kasal at pagkatapos ay ang baby. Hey relax, magiging okay din ang lahat. Sana po Mama, sana po, sabi ko at ngumiti siya. Hey, get your bouquet. Lumingon kami at nakita namin si Skyler na naka-purple dress. Hindi ko pa nakikita ang wedding decoration pero sa damit niya at sa bouquet ko, nahulaan ko na ang theme. Mukha siyang maganda, ngumiti siya at inabot sa akin ang bouquet ko. You look beautiful Sky, sabi ko at ngumisi siya. Salamat, it's all Ryan choice. Sabi niya at tumawa ako. Ready dear, tanong ni Tita Amanda pagpasok niya. Wow, you look gorgeous. Sabi niya at napangiti ako. Narinig kong nag-vibrate ang phone ko, kaya hinanap ko ito. Nasaan ang aking phone? Tanong ko habang nakatingin sa paligid. Lahat ay tumulong sa akin sa paghahanap. Here, sabi ni Mama sabay bigay sa akin. Hey, huwag kang ma-stress. Magiging maayos ang lahat. I will see you in a few. Oh, that's cute, sabi ni Tita Amanda at napangiti ako. Bumuntong hininga ako para pakalmuhin ako. Magiging okay din ang lahat. Ready, tumango ako at ikinulong ni Skyler ang mga braso niya sa braso ko. Ihahatid kita hanggang sa sasakyan. Pupunta ang papa mo para ihatid ka sa aisle. Sabi ni Skyler at tumango naman ako. Maingat akong naglakad at umupo sa kotse. Nasa kandungan ko ang bouquet at bag ko, at tumabi sa akin si Skyler. Try to relax, sabi ni Skyler at tumango ako. After 15 minutes na biyahe, nakarating na rin kami sa hall. Ito ay malaki mula sa labas at ito ay nag-iiwan sa akin na magtaka kung paano ang loob. Naunang lumabas si Skyler at saka ako tinulungan. Hinawakan ko ang harapan ng dress ko at ang bouquet ko, at naglakad ng ilang hakbang sa harap ng hall. Ready sweetie, lumingon ako at nakita ko si Papa na nakangiti sa akin. Tumango ako at naglink ng braso sa kanya. Here goes nothing. At dito na po, nagtatapos ang part 12 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.